Yo, what up, what up, what up? It's your boy Tiny Montana. Alam nyo na, man, Shotsford Cartel sa Loot Clothing at ito ang Montana TV. Welcome sa bagong episode ng Ask Me Anything, kung saan nagpost ako ng picture sa YouTube community, sa YouTube channel ko, at nag-comment kayo ng mga tanong at sasagutin natin yan isa-isa ngayon. Alright, kung bago ka lang sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at saka yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod na lalabas na vlogs, segments like Ask Me Anything, Rate My Bar, music videos at mga bagong kantang parating. At kung nakikita mo yung picture dito, ayan, yung picture dyan sa taas ko, yan ang Hip Hop and PH. Mag-subscribe kayo sa page nila dahil meron siyang mga pakulo dyan at nag-i-interview rin siya ng mga local artist at pinupuntahan niya sa kanyang-kanyang lugar at may mga raffle siyang magaganap dyan. Alright? So click nyo lang yung link dito sa video na to sa baba and pa-subscribe na lang, Hip Hop and PH. Alright? Let's go! Sabi ni Dota 2 Planet, may napanood po ako na video ni Donji at Price Tag na hinahabol nyo po si Hijack. Ano po ba ang dahilan o ano ang pinag-awayan nyo po nung mga panahon na yon? Salamat po, sir. Salute, Tiny. Okay. So, once and for all, sasagutin ko na to. Sobrang dami nagtatanong nito. Hindi ko na lang pinapansin kasi parang ayoko lang siyang sagutin, pero since paulit-ulit na, para masagot ko na rin lahat-lahat. Yung nasa video na yon na na-upload, I forgot how many years ago, ay ako ang nag-upload. Okay? At kami-kami yon, si Price Tag, ako, yung isang videographer ng Shots Fired, at si Donji. Si Hijack po ay miyembro ng Death Threat, ng DTG, ng rap group na DTG. At nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawa ni Donji sa mga bagay-bagay. At syempre, dahil po kami ay miyembro ng Shots Fired na hawak ni Donji, kami po ay technically kasali na rin dun sa beef. Okay? Ano ang pinagsimula ng away nila? Mga personal na bagay na nangyari na bago pa ako maging Shots Fired, at mga personal na bagay na hindi ko na para i-open up dito sa YouTube, because I think hindi ito ang tamang platform para sa mga bagay na to. May nabasa pa ako sa comment section like, nasuntok mo ba si Hijack? Hindi ko po nasuntok si Hijack. Ang nangyari po noon ay maandar pa yung sasakyan, tumalo na si Donji at kinumpronta niya na si Michael, at opo, nasuntok po niya. Tapos pumasok po si Hijack sa loob ng restaurant. Ayun, makikita nyo naman sa video eh. I mean, hindi ko na kailangan i-explain, pero pumasok si Hijack sa loob ng restaurant. Sinundan siya ni Donji at nasuntok din niya si Donji. Malamang suntukan 'yun, 'di ba? Away 'yun, away. Yung iba nagtatanong, maayos pa po ba o naayos na? Hindi pa po naaayos, pero hindi ko na po i-consider na kaaway namin o kaaway ko personally. Nagkaroon po kami ng ilang sagutan ni Hijack noong mga nakaraang taon. Pero kung mapaparating nyo kay Hijack tong video na to or what, pagka sakaling magkakasalubong kami, ako na ang personal na mag-aabot ng kamay. Nasa sa kanya na yung kung tatanggapin niya. Para sa akin, masyado na ako matanda, at noong mga panahon na yon, sobrang isip bata ako pa, kung anong ihain mo sa lamesa ko, kakainin ko, parang ganun. So ngayon, ako na ang personal na mag-aabot. Personally speaking, hindi ako lang to, hindi ko sinasabing si Donji, si Le Price Tag, pero I think pati sila, masyado na namin na outgrow yung beef shit. Para sa akin, kung makakasalubong ko si Hijack ngayong araw na to, ako na yung mag-aabot ng kamay. Parang na, alam mo yun, nakatandaan na lang. Parang kung iisipin mo, hindi rin naman ganun ka lalim yung naging issue ng away sa pagitan naming dalawa. So, I don't know, kali Donji, pero ako personal ko yun. Alright, next, sabi ni Marvin Exclamado o Liquino, paano nyo po nakilala si OG Sacred? At ito pong masasabi nyo sa pagsapak niya kay Makagago nung sunugan.
tropa si Shilbert. Matagal-tagal na rin namin nakakasama si Shilbert o si OG Sacred sa mga hindi nakakaalam sa tunay na pangalan ni Sacred. Ano masasabi ko sa pack niya kay Makagago nung sunugan? Nagulat kami kasi isa kami, ako isa personally, isa ako sa nakaabang dun sa lalabasan ni Makagago that time. Katabi ko yung ex-batalyon, sila Klee nasa gilid ko, sila basta yung batalyon nasa likod ko. Tabi-tabi kami nila Shernan, kung sino-sino man. Basta isa ako sa naghihintay kay Makagagong makababa ng stage. At pagdating pagbaba pa lang ng stage, yun na, sinimula na ni Shilbert. So the rest is history. So ayun. Next, nasa Flip Top event, sabi ni Clark Richard Limbo, nasa Flip Top event ka ba noong time na nagpang-abot si Mike Swift at Blind Rhyme? Wala po ako doon. Ako po ay kasalukuyang nasa bahay noon at nagiinom. May mga bisita ako noon. So nabalitaan ko na nangyari to at medyo nadamay kami ng konti dito kasi ito kasing napaka very good na si Crazy Mix, si Miko. May nakarating na balita sa akin na may kinausap siya na baka daw pwedeng wag na makasali yung shots fired, ganyan. Pagkarinig ko ng balita na gano'n na si Don G busy, tas ako nasa bahay may bisita, tinawagan ko agad si Boss Denmark. Sabi ko, Boss, may nakarating sa akin na balita na nagsasalita raw yata si Crazy Mix na wag na raw kami makialam, parang gano'n. Wala naman kami doon. Ano yung sinasabi nyo? Sabi ni Denmark, kasi may nagsabi sa akin, Tiny, na pagkatapos daw nung nangyari, bigla raw bumaba yung buong shots fired doon, hinahanap nyo raw ang Blind Rhyme. So lilinawin ko na po sa mga nakaabot sa balitang yun, wala pong ganun nangyari, wala po doon ang shots fired. Wala talaga kami doon. Ito si Miko, mga inaano nito ni Miko eh. Next, sabi ni Slim Jakey, Boss, kung makakalaban mo si Looney, papalag ka kaya? Depende, anong laban ba yung sinasabi mo? Kung suntukan, syempre, bakit hindi papalag ang isang lalaki sa isang lalaki kung magkakahamunan? Diba? Pangalawa, kung battle, hindi ako battle MC, pero I think karangalan to na makalaban ko si Looney kung sakaling battle. So, hindi ko sinasabing matatalo ko siya o magiging malupit yung laban or whatever. Pero syempre, bakit hindi kapapalag? I mean, malaking karangalan na makalaban mo ang isa sa pinakamagagaling na battle MC sa Pilipinas, 'di ba? Why not? Next. Sabi ni Melvin Del Mundo, salute. Hirap kasi magsimula pag rap, lalo't wala kang mapag-recordan. Ano bang pwede na gawin? Salamat. Okay. So, alam mo ba dati, Chong, sulat lang ako ng sulat ng kanta, nagre-record lang ako sa cellphone. 'Yun lang, as in. Nararapping ko lang siya, walang beat, wala lahat. Tapos dati, meron pang times na may nagbe-beatbox lang, cassette recorder, mga ganun-ganun. Tapos dumating yung panahon na may mga nag-offer na ng recording session. So, gagawin mo na lang, magbabayad ka na lang, sila nang bahala, mix, master, lahat, magre-record ka na lang. So, hindi mo kailangan magkaroon ng sarili mong gamit sa simula dahil marami na nag-offer na recording studio, magbabayad ka lang sa kanila. Okay? Dati nung time ko, 250, may 500, 450, hanggang umabot sa point na hindi na ako nagbabayad. So, hindi, wag mong gawing hindrance yung wala kang gamit para matupad mo yung mga gusto mong gawin. Alright, next. Sabi ni Panganorin, ilang taon ka nung napasok ka sa shots fired at magkumpare ba kayo ni Don G? Ilang taon ako? Siguro batang-bata ako nun. Siguro mga 19 or 20 years old ako naging shots fired. Magkumpare ba kayo ni Don G? Oo, magkumpare kami ni Don G Bellica. Ninong siya ni Montanita o ni Chloe. So, ayun. Sabi ni Cyrus Tubad, Quiz Tiny, kung nalulunod si Price Tag at Don G, sino ililigtas mo at bakit? Ha? Shoutout, Beshi Tiny. Salute. Okay. To answer this question, silang dalawa marunong lumangoy. Ako po ay hindi marunong lumangoy. So, baka ako pa yung iligtas nitong dalawa na to, men. Sabi ni Lawrence Mercado, Boss Tiny, ano yung pinakamalalang trouble na na-experience mo buong buhay mo? Okay. Hindi ko naman sinikreto na miyembro ako ng fraternity. So, nung iba't ibang klaseng gulo yung ayoko kasing mag-ungkat ng mga bagay-bagay. Yung iba may mga napaka-misteryoso pa, hindi pa na-close yung case kahit dekada na yun. Alam mo yun. Basta
madugo ang buhay sa hindi ko din i-discourage yung mga tao na sumali sa fraternity, pero masasabi ko lang dahil sa tanong mo na yan, pag membro ka ng fraternity nung mga panahon ko, medyo medyo madugo. Magulo at kailangan mong sumabay. Alam mo 'yun, kung naiintindihan mo, kabot mo na 'yun. Hindi ko na kailangan mag-explain. So, halos maraming beses na experience ko sa buhay ko yung sinasabi mong malalalang trouble. So, ayun na 'yun. Mahirap na mag ano eh, basta. Abutin mo na lang, abot mo na ako. Ayoko na magsalita dito dahil yung iba ay hindi na dapat sinasabi sa mga tao at baka may biglang makapanood. Next, sabi ni Aris Salcedo, sa kanta mo na Where You From, anong naging inspirasyon mo bago mo mabuo ang malupit na linya mo? Shoutouts, Brad. One of Marikina. Pride of Marikina. Okay. So, by the way, Aris Salcedo, tropa to. Paki-subscribe nyo na rin yung channel niya. Aris Salcedo. Ayan. Ito. Yan. Okay. So, paki-subscribe nyo na yung channel niya at matututo kayo ng mga iba't ibang klase about sa vlogging, whatever. So, ayun. To answer your question, Aris, wala. Kasi ginawa ko tong kantang Where You From parang 6 years ago or 4 years ago at sinulat ko lang siya. Parang gusto ko lang represent kung saan ako nanggaling. And then, nag-check ako ng memories. Nakita ko siya. At sabi ko, gawin ko nga tong kanta. Tapos i-all-star ko. Parang re-rep namin yung lahat-lahat. So, kung mapapansin nyo, yung lyrics ko doon, hindi na ako nagsulat ng bago. Sisulat ko yun 4 years ago. Ayun. So, yung iba nahihinaan doon sa verse ko. It's fine. Pero kasi ayoko nang ibahin yung kung paano ko siya ginawa. Ayun. So, it was an old lyrics from 4 years ago. Ayun. So, Aris Salcedo, thank you. Sabi ni Happy Seventeen, naranasan mo na ba, Sir Tiny, na ikaw ay mapagtripan, yung tipong madami sila, parang nabubulihin in your youngest time or in school, elementary? Oo naman, syempre. I mean, lahat naman tayo siguro dumadaan sa mga ganyang klaseng ish ng mga bata tayo. Kung hindi man kayo, well, good for you. Kasi sa lugar na kinalakihan ko, sa eskwelahan na pinag-aralan ko, may mga chances, may mga times na nangyari sa akin talaga yan. Hindi ko man gusto, pero syempre, laging mas may dominante sa'yo, laging mas may gago sa'yo, alam mo yun. So, nabanatan pa nga ako dati. Pero syempre, may bawi yun. Bagay. So, normal yan. Sabi ni Mon Carlo Vergara, Sir Tiny, ilang taon ka na nirahan dito sa Montalban? Pa-shoutout na din, sir. Tumira ako sa namatay ang nanay ko ng 2009. Tumira ako sa tatay ko, siguro na 10. Mga 3 years. Tumira ako sa Montalban ng mga 3 years sa airpads ko. Next, sabi ni J. Rouse. Oh, okay. J. Ross. Sir Tiny, ano ang pinaka nagustuhan mo na diss track sa balikan ng Donggalo 187? Pa-shoutout na din. Salute. Shoutout sa'yo. So, ang isa sa mga nagustuhan ko talagang balikan ay yung kay Joti at kay J Skills. Isa sa pinaka mga classic na balikan ng Donggalo records yun at 187 maps. So, I think kung tatanungin mo yung ibang mga tao, yun din ang nagustuhan nila. Next, sabi ni MC Singson, Sir, ito ang tanong ko. Di naman nalingid sa mga nakakakilala sa inyo na miyembro kayo ng Tau Gamma Phi. Okay? Kaya bilang isang fratman, meron ka bang gustong ipayo sa mga neophytes na nagnanais maging isang ganap na brat or sis? Okay. So, talking about frat, again, yung mga nasagot ko na kanina, neophyte ka, meaning blessed ka na, you're about to undergo na the initiation, right? Lakas mo lang yung loob mo at tanggap lang ng tanggap. Ganun kasi talaga. Ayoko na mag-elaborate, pero mapapayo ko, lakas mo lang yung loob mo, matatapos din yan, tanggap lang ng tanggap at hindi mo man magets bakit at kung paano, maintindihan mo lang barang araw anong silbi niyang ginawa mo. Alright! Next, sabi ni Juanito, ang pilosopo, Idol Tiny, kung sakali bang iimbitahan ka ng Donggalo na sumali sa kanila, sasali ka ba? Sasagarin ko na, Idol. Kailan kaya magkukulab ang Gat ng Crooks at Shots Fired? Salamat, Idol.
kung sakaling iimbitahan ako ng Donggala Records na sumali, sasali ba ako? Siguro hindi na. Hindi. Kasi okay na ako sa shots fired at okay na ako sa ginagawa ko. Pero hindi ako maglilihim. I won't lie, nung bata ako, gusto ko talaga maging Donggala Records. At isa rin ako sa mga fan ng Donggala. Kinakanta yung Here We Go, nangongolekta ng albums nila, you know? Kasi nung mga panahon na yon, isa sila sa mga namamayagpag na crew, alam mo yun, na camp ng record label noong mga panahon na hook, nagsisimula pa lang ako ma-addict sa rap music. So, kung noon, oo, bakit hindi? Pero ngayon, I think I'm good. I think I'm good. Next, idol, sana mapansin mo to. Kung ang isang tao ay matanda na, halimbawa 30 plus years old at gusto niyang matuto mag-rap, tingin mo ba may pag-asa pa kahit late bloomer na? Sabi ni Balbazor. Wala akong nakikitang problema. Kung gusto mong gawin ng isang bagay, pwede mong gawin kahit anong edad mo na. Alam mo yon. Kung sa tingin mo na-appreciate mo tong bagay na to ng ganyang edad ka na, well, then good. I mean, nalaman mo kung ano yung gusto mo. Hindi mo kailangan mahiya o what. Kung 30 years old ka na at gusto mo mag-rap, do it. Next, sabi ni Prison Break. Boss Tiny, ano masasabi mo sa ginawa na kaparosahan ng Taugama kay Ace Pipes? Totoo bang humingi ng pasensya ang Taugama sa Donggala Lodge? Thank you. More power. Okay. Puro Taugama pala itong mga questions na to. Sunod-sunod na Taugama. Okay. So, kaparusahan na ginawa. May mga nagsasabi na si Ace Pipes ay member daw ng Taugama. At may sinasabi dito na ano masasabi sa ginawang kaparusahan ng Taugama kay Ace Pipes. Hindi ko nabalitaan na pinarusahan si Ace Pipes ng siguro chapter na humahawak sa kanya. Pero kung ganun man, I don't think merong grounds o dapat parusahan siya dahil naglabas siya ng diss track. Totally a different thing. Parang wala talaga siyang kinalaman sa rap music, sa diss track na nilabas niya para parusahan. O if you're talking about disciplinary action, nah, I don't think may grounds yun. Totoo bang humingi ng pasensya ang Taugama sa Donggala? Sabi ko nga sa inyo, magkaibang bagay yon. At hindi para humingi ang Taugama fee ng pasensya sa Donggala Records. At ang tanong dun ay bakit? Sa sobrang lawak ng organisasyon ng Taugama Fee, hindi para magkaroon ng isang statement ang buong Taugama Fee at ihingi ng pasensya sa Donggala. I mean, bakit? Diba? Sabi ko nga sa inyo, magkaibang bagay to. Kung may kasalanan si Ace Pipes sa Donggala, edi siya yung humingi ng pasensya. Hindi niya pwedeng i-drag yung pangalan ng Taugama Fee para humingi ng pasensya sa Donggala. I think wala mga ganitong issue. Kasi sobrang petty nito para pansinin ng org namin. Alam mo yan. Next, sabi ni ASAP Wax, ano pong recording equipment nyo noong mga kapanahunan nyo noon at advice po sa aming aspiring rappers para tangkilikin ang mga sulat namin? Salamat Kuya Tiny. Okay, so ang mga equipment ko noong kapanahunan eh, no? Ang mga equipment na ginamit ko doon, cassette tape recorder, mic. Wala, ganun lang talaga eh. Tapos nung natuto ako mag-record sa studio, may gumagawa na nun para sa akin eh. May nagme-mix na, alam mo yun. Tapos ngayon lang ako meron akong condenser mic, meron akong interface. Gumagawa, ako na yung tumitira ng mga small things para sa akin ngayon. So, kagaya na sinabi ko, kung wala ka namang budget, pumunta ka na lang sa mga nag-o-offer ng recording, tapos sila nang bahala. Next, bakit wala si OG Sacred sa Shots? Bakit wala na si OG Sacred sa Shots Fired? Sabi ni Jude Tranquillo. Si OG Sacred po, mga tol, o si Shilbert, ay hindi po naging miyembro ng Shots Fired. Lilinawin ko lang. Inalok namin siya kung gusto niya mag-miyembro ng Shots Fired. Gusto niya, pero may mga factors na makaka-apekto dun sa pag-oo niya. At alam mo yun, may mga sinasaalang-alang din siyang bagay. So, naging tropa na lang si Shilbert, pero hindi po siya naging membro ng Shots Fired. Next, sabi ni Nick Longkay, idol, naging idolo mo din ba ang grupong Death Threat or DTJ? Salamat. Opo! Sobrang idol ko po si Conflict. Membro po siya ng Death Threat. At ang Death Threat po ay isa sa mga album na binibili ko at pinag-iipunan ko nung bata pa ako. Hindi po ako magsisinungaling porket nakaaway namin sila.
ako po ay isang fan ng Death Threat at meron po ako mga album nila dati. Next, sabi ni Michael Lachenza, anong nangyari sa mga old member ng Shots Fired? Bakit sila pinalitan? Hindi sila pinalitan. Actually, kasi yung mga unang miyembro ng Shots Fired ay hindi po mga rapper, hindi nagra-rap. Mga homeboy lang ni Donji, let's say. At kami yung second batch ng Shots Fired, kami na yung mga rap artist. Next. Sabi ni Hitomi Amper, paano writing process mo, Lods? Pa-shot ups na din. Shoutout sa'yo, Hitomi Amper. Paano yung writing process ko? Well, una, pag may narinig akong beat, pang, ito yung beat, ito yung gagawan. Pakinggan ko lang siya ng papakinggan. Tapos, susulatan ko siya, papitik-pitik. Tatry ko yung flow, ganun-ganun. Tapos saka ako lalaruin, tatry ko siyang sulatan, tapos saka ako lalaruin yung flow. So, ayun, never nag-work sa akin yung sulat muna tapos gawa ng tapos ilalapat ko sa beat. Nangyari lang 'yon, nangyayari lang yung mga ganun na pag sinulatan mo tapos meron ka ng melody sa utak mo tapos titipahan na lang nung sisiprahin na lang nung producer, nung beatmaker, parang ganito ba? Sige nga, pasok. Oh, pasok hanggang maging maayos at malapat na maayos 'yon. Pero ako, beat muna bago lyrics, ganun ako. Typical. Basic. Next, bakit napaka sabi ni Kiro Ramirez, bakit napaka unsport mo pag binabanggit pangalan mo na iyak ka kagad? Okay, Kiro Ramirez, to answer your question, hindi ako umiiyak. Pangalawa, binabanggit ang pangalan ko, ayoko nadadamay ako sa mga shit, lalo kung battle. Kung battle yung tinutukoy mo, well, hindi ako yung kabattle mo, so wag mo ako idamay. Hindi nga ako bumattle kasi ayoko nang ginaganong-ganon ako, tapos idadamay mo ako, tapos hindi ako yung kabattle mo, well, fuck you, di ba? So kung yan yung tanong mo, napaka-sarcastic, hindi ako umiiyak. Alam mo yun, kung ikaw, hindi ka ganyan, ng parehas ng ugali ko, well, good for you. Pero dahil hindi ako kasing ugali mo, well, wala tayong magagawa doon. Alright? Next, kung merong concert ang Shots Fired Cartel, sabi ni Jimwell Marcelino dito sa Mindanao, saang lugar ang gusto mo, Kuya Patrick? Sana mapansin, solid fan ng Shots Fired Cartel from Coronadal City, South Cotabato. Maraming salamat at sumusuporta sa Shots Fired. Nakapag-show na rin kami ni Don G dyan sa Mindanao, sa Davao City at sa CDO. Yun pa lang ang napuntahan ko dyan sa Mindanao. Pero kung tatanungin mo ko kung magkakaroon kami ng show sa Mindanao, since taga Coronadal City ka, South Cotabato, gusto kong pumunta dyan at dyan kami mag-show. Alright, next. Sabi ni Sick North de la Cruz, sir, may tattoo ba si Don G ng logo ng Donggalo? Parang may nakita ako sa video niya dati. Meron po siyang tattoo ng Donggalo record sa braso at hindi niya po yun pinabura kahit umalis na po siya sa Donggalo. Next, sabi ni Jason Benward Coven, Idol Tiny, shoutout sa'yo. God bless, tuloy-tuloy lang. Paano kayo naging magtropa ni J-Ross? Nakita ko siya sa Millionaire or Billionaire na kanta. Millionaire yun. Sa FB friend din kasi siya, idol ko yun eh. Nakikita ko yung mga tag nyo. Salamat, sana mapansin nyo, Lord. Stay safe. Okay, so si J-Ross, sa mga hindi nagkakakilala, ay kapatid ni Just Hush. Sila ay miyembro ng 187 Mobstas. At nasa Amerika na to si Just, si J-Ross ngayon, at isa siyang sushi chef. Alright, so tropa to, kasama namin to sa Millionaire, naging tropa to ni Price Tag, hanggang naging tropa-tropa na kami. At may kanta pa kaming isa niyan, search nyo na lang sa Spotify, ang title 2, as in number 2, okay? So, ayun, mabait na tao to si J-Ross. Ayun, napansin na kita, Jason Bernard Coven, stay safe din. Next, kala ko si Chuck Nu. Lods, meron ba kayong inilaga na rapper, MC, or masasabi nyo na alanganin kayo pag nakabangga nyo? So far, wala pa, at wala na akong balak makipag-away. Alam mo yun, pero hindi tayo umaatras sa away at sa hamon. Ang point ko lang, hanggat maaaring iwasan, pwede ka namang umiwas. So kung tatanungin mo kung may naiwasan ako noon o inilagan kami na rapper noon, wala naman akong maalala. Pero ayoko na rin, alam mo yun, umano pa sa mga ganun-ganun bagay kasi parang antanda ko na. Alam mo, may dalawa na akong anak. Parang wala na akong dapat patunayan sa mga ganyan, man. Next, Kenneth Hoya, Lods Tiny Boy. Hindi to tanong. 'Di ba na-mention mo dati na course mo sa college ay nursing? Curious lang, Lods. Patingin naman ng sample picture na naka-uniform ka.
malarapper na nursing. Malarapper na nursing. Salamat, Lods. Sana mapansin pa. Shout out na lang po from Dumaguete City, Negros Oriental. Okay, Kenneth, dahil malakas ka sa akin. Sige. Oh, libre tawa. Ayan. Okay na. Oh, okay na. Walang tanong diyan. Pinakita ko lang yung picture yung layaning mo. All right. Next. Sabi ni Arwell de Jos TV, Sir Tiny, naniniwala po ba kayo na lalong lumakas ang local rap scene nung lumabas ang XB at OFAC? Pa-shoutout na din po, Idol. Keep safe. Shoutout sa iyo, Arwell. Okay, to answer that question, I might say yes to that. Bakit? Kasi syempre, may mga ilang perasong, let's say may mga taong walang interest sa hip-hop, walang interest sa rap. Pero nung dumating ang X-Battalion na nag-release ng mga love song, ganyan-ganyan, merong chance na yung mga walang interest sa rap na gusto yung, nagustuhan yung music ng X-Battalion o ng OFAC, nagka-interest na ngayon sa rap. So in that way, kung sino yung mga makakulab ng OFAC, ng X-Battalion, maririnig na rin yung music. Ano siya? Marketing, bro. Networking, in a way. Kasi ako yung isang taong walang hilig sa rap, pero nagustuhan ko yung kanta ng OFAC or ng X-Battalion. Nahilig ako sa love song X-Battalion. Tapos bigla akong nakita may collab sila ni Tiny Montana. So napakinggan ko si Tiny Montana, okay din pala tugtugan ito. Hanggang unti-unti na akong nagkaroon ng interest sa rap music. So I might say lalong lumakas ang local rap scene nung lumabas ang X-Battalion at OFAC. Yeah, in a way. Pero hindi nangangahulugan na sila lang yung dahilan kung bakit lumakas lalo. Dahil lalo, nadadagdagan tayo ng mga artist palagi. So that means na lalong lumalakas ang local rap. Gets mo? So hindi lang dahil sa X-Battalion at OFAC. So kada may dadagdag na bago, may bagong market na ipapasok yan, may bagong network na dumadagdag sa na magkaka-interest sa rap music. Malino ba? So ayun, sana may sense. Next, sabi ni Leonard John Flordeliza, bakit nyo po lagi inaasar si Chris si Chris Delano na nakagat ng aso sa nose? Lumang biruan to ng shots fired kami nila price tag nila Chris Delano na pagka laging baba, oh, asa na si Price? Ba, wala pa si Price o na-late o kung sino man ma-late sa amin, yun eh, nasa ospital eh. Bakit? Ayun, nakagat ng aso sa nose. Mga ganun. Pag, kaya umabot sa point na pag sinabi namin na nakagat ng aso sa nose, alam na ng mga, anything na may sabihan ko, ako nagpauso nun eh, sa nose, ganyan. Nasuntok sa nose, mga ganun. Naging, natawa naman ako sa tanong mo. Naging biruan na namin siya. So alam na pagka sinabi niyo, lalo pag sa akin galing, alam na katarantaduhan lang. Next, sabi ni Gliodi Borabien ng 1611, drive-by. Yun o. Ito, seryosong question, Dainy. Ano po ba dapat mauna, lyrics muna o beat when it comes to writing songs? Kagaya ng sinabi ko kanina dun sa naunang nagtanong sa'yo, bro. Beat muna bago ko siya sulatan. Ganun ako, bro. Yung iba, lyrics muna bago beat. Sa akin, hindi siya nag-work. Okay, next. Sabi ni Glenn Galindo, ask lang Idol Tiny, kung sakali na si Donji ay sasali sa rap game at dinis niya ang mob, sasali din ba kayong mga artist niya at posible ba na mapunta sa kalye? Nagkataon, curious lang, Idol. To answer your question, bro, I don't think mangyayari o posible mangyari na sumali pa si Donji. Kasi kagaya ng sinabi ko sa inyo, masyado na rin kaming matatanda para makisali pa sa mga away ng may away. Unless madamay talaga kaming totally. Ayun. Sa didis niya yung mob. May mga tropa na rin kasi kami sa mobsta. So parang I don't think na posible pa itong mangyari. Tsaka mga yung utak namin ngayon, nakafocus na lang sa business. Sa ito, sa mga ginagawa namin. Sa career. So I don't think yung pakikipag-away ay maganda para sa binibuild namin na kung alam mo yon, though nakilala kami sa ganyang mga bagay, pero gaya nga ng sinabi ko, nag-mature na kami. So ayun, ewan ko ba't may mga ganitong tanong pa, pero yan, sinagot ko lang din. Next, sabi ni Vivo Y91, ask ko lang Sir Tiny, if in case na
Gusto makipag-collab sa'yo ni Balasubas. Papayag ka po ba? Salamat sa sagot, sir, and more power to your channel. Bakit hindi? Diba? Kung magkakaroon ng pagkakataon na makakulab ko si Balasubas, go! Very vocal ako sa paghanga ko kay Balasubas at kung paano ako nagagalingan sa ginagawa niyang mga tracks. So, to answer this question, yeah. Magiging karangalan ko yon na makakulab ang isang magaling na artist. Next. Sabi ni Daryl Tulanya, idol, tanong lang, paano pumorma ang medyo plus size na tulad natin? Pa-shoutout na din sa Big D's Smoke Shack. Salamat. God bless. Alright, Daryl. Hindi ko naman makukonsider yung sarili ko na magaling pumorma talaga. Nagkakataon lang na kung saan akong komportable, yun ang sinusuot ko. It's just that, typical shorts, sapatos, minsan high socks lang, sliders, pantalon, t-shirt, sombrero, yan lang, durag. Ganyan lang naman ako pumorma. Nagkakataon lang din na maaangas yung mga damit ng mga sponsors na binibigay sa akin. So, ayun. At shoutout sa Big D Smoke Shack. Kung yung datingan ito, parang feeling ko restaurant o pagkain na mga business nyo. So, shoutout sa Big D Smoke Shack. Baka naman! Baka naman, oh. Daryl Tulanya, oh. Big D Smoke Shack, baka naman! Next, East Cosme. Sir Tiny, ano po ang unang kantang narinig mo kaya ka napamahal sa hip-hop? Yun lang po. Okay, so nung bata ako, sa pinaka... huhukayin ko sa utak ko ang pinakaunang-unang track na narinig ko kasabay kong nakinig noon na yung ate ko. Tandang-tanda ko yung senaryo na yun, nandun kami sa kwarto at tumugtog sa radyo yung CTG kita miss pakipot CTG ng Urban Flow. Hindi pala CTG title nun. Miss Pakipot ng Urban Flow. Yon ang una kong kantang narinig. At sabi ko, ang ganda ng ganitong music. Ewan ko. Basta yun ang una kong narinig at nakapagpatatak sa utak ko na puta gusto ko itong mga ganitong klaseng music. Alright, next. Sabi ni Don Canasa. Oy, Barrio Verde. Don Canasa. What up, what up? So, posible bang mangyari ang Tiny, Big X at Don Canasa? Si Big X ay beatboxer, yung malaki rin. Big 3 yung title. Solid ang mga kanta mo, OG. More power. Maraming salamat, Don Canasa ng Barrio Verde. So, wala nang tanong-tanong. Do it! Usap tayo. Pag-usapan natin yan. Si Big X ang magbe-beatbox, tayo mag-spit. Alright? Usap tayo, Don. Barrio Verde. Shots fired. Rah! Next, sabi ni Kenzie Dope Official. Kenzie Dope Official. Okay. Ano ang masasabi mo sa mumble rap ng local na binabash ng mga kababayan natin kahit alam naman nilang nagpupursigi sila sa ginagawa nila? Pa-shoutout na din, Kenzie Dope Official. Pa-subscribe na din. Nagra-rap din ako, idol. Salamat. Sana ma-notice. Okay. Subscribe nyo daw si Kenzie Dope Official. Alright. So, to answer that question, bro, never ako naging hater ng mumble rap. Like, never. Naburat ako one time kay King Promdi, hindi dahil sa kung paano siya mag-rap. Nakakatawa, natatawa lang ako kasi hindi ko naintindihan. Pero hindi ko siya hini-hate dahil dun sa craft niya. Nabadrip ako sa kanya dahil si Mark Beats yung sinabihan niya ng kahit wak yung beat, bla bla bla. Para sa akin personal yun kasi si Mark Beats yun. At alam nyo kung gaano ako kaloyal sa mga tropa. Kumbaga, gugulpihin kita dahil sa sinabi mo pero hindi dahil ayoko yung music mo. Minsan may mga mumble rappers sa Amerika na gusto kong naririnig, parang ang cool nung vibe pero hindi ko rin naiintindihan. Para sa akin kasi kung hindi mo gusto yung ginagawa ng isang tao lalo sa music, hindi mo kailangan pakinggan. Pwedeng hindi mo magustuhan ang kanta ng isang tao nang hindi mo siya niyuyurakan. Yun lang yun sa akin. So, kung may mga mumble rappers na gumagawa niyan, do it, 'di ba? Wala akong pakialam sa ginagawa niyo. Hindi ko lahat gusto, hindi ko lahat nasasakyan, pero hindi ko kayo para hilahin. Gets niyo? Si Gabrang ng VVS ay tropa ko. Isang tropang Marikina 'yan. Nakausap ko 'yan one time. Medyo malawak yung pag-uusap namin. Baka ilabas ko yung vlog na yan next week. In-explain niya sa akin ang gusto lang naman sana niya at ng grupo niya ay kung yung mga ibang kabataan ay nakikinig ng mga ganong klaseng awit mula sa ibang bansa, gusto niyang sabihin na
kaya rin naman namin yan eh. Ito kami, ginagawa namin yung mga pinapakinggan nyo sa ibang bansa. So, imbis na doon kayo makinig, sa lokal na lang kayo makinig. So, yun yung point ni Gibran. At napaisip ako, sabi ko, dapat malaman yan ng mga tao na yan yung gusto mo. Diba? Kasi ang iniisip lang nila, sobrang wak nyo. Kasi nagmamumble kayo. Pero napaisip ako nung sinabi niyang, ang gusto ko lang naman, imbis na foreign yung pakinggan nila na gumagawa ng mga ganitong music na natutuwa sila, gusto ko lang sabihin sa kanila na kaya rin ng mga local rappers o ng mga local yan, yung mumbling na yan, mumble rap na yan, whatever. So, in a way, parang gusto ko mas mapakinggan nila yung local na kaya rin pala ng Pinoy. So, ayun. Next, sabi ni ICT1 Brian Alani, totoo po bang mayabang si Flo G? Kasi marami pong nagsasabi na mayabang talaga si Flo G. Salamat sa sagot, Idol. Hindi ko masasagot yung bagay na yan kasi sa akin mabait si Flo G. So hindi ko alam kung paano niya pakitunguhan yung ibang tao, pero kasi sa akin masasabi kong isa si Flo G sa mga bababait ng ex-batalyon na nakausap ko. Kasi ilan lang naman ang kakilala ko sa XB. Si Flo G, si Klee, John, si Badger, at saka si Yuri. Si Yuri o si Dogs pala, no? Pero ayun, lahat naman sila mababait. Well, for me, mabait sila. Pag kinakausap ko sila, okay naman sila. So, I don't think may masasagot ko yung mayabang daw talaga si Flo G. Kung niyabangan niya ako, well, sasabihin ko sa'yo, mayabang si Flo G. Pero dahil okay siya sa akin, it's all good. Next, sabi ni Rumble B, Sir Tiny, ano ang mga bagay na iyong pinagsisihan at gusto mo itong baguhin? Shoutout na din, Sir Salud. So, kung may pinagsisihan akong mga bagay, wala akong pinagsisihan ng mga bagay sa buhay ko. I consider them as lesson kung hindi naging maganda yung outcome nung ginawa ko tong bagay na to. Or masyado akong magulo nung college, for example, hindi ako nakagraduate. So ngayon, I consider it as a lesson. Bakit? So, I make sure ko na yung mga anak ko hindi dadaan sa same path na dinaanan ko nung nag-aaral ako. Gets mo? So, lesson lang para sa akin yon, pero walang regrets kasi lahat ng bagay ay nangyayari dahil destined siyang mangyari. So, wag mong kalabanin yung tadhana. Naniniwala ako dun. Alright, next! Last question pala to. Sabi ni Jenira, yo man, tanong ko lang kung taga Marikina ka ba talaga kasi narinig ko sa birthday track mo yung Where You From. Hahaha, belated happy birthday. Okay, so bakit ko i-represent yung isang lungsod kung hindi ako taga doon? Siyempre taga Marikina tayo, 1800 man. So, ayun. Since last question to, maraming salamat sa lahat ng tanong at nakisali sa Ask Me Anything. Next week uli, sasagot tayo ulit ng random questions na i-comment nyo sa YouTube community ko. At kung hindi ka pa naka-like o naka-subscribe dito sa channel ko, paki na lang ang subscribe button at paki-click na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod na kanta, music videos, reaction videos, vlogs, segments like Rate My Bar and Ask Me Anything, para notified ka lang, tsaka para cool. Alright, paki-like mo na rin tong YouTube channel ng Hip Hopin PH para sa mga updates sa channel nila. Alright, so ayun, maraming salamat sa pagtambay sa Montana TV. At ito ang Ask Me Anything. It's your boy Tiny Montana. Alam nyo na man, shots for the cartel. Salute clothing. Salute. Salute.